Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel, Kalakbay. At isang mapagpalang araw na rin po sa inyo. Ako nga po pala si Joben, nakatira dito sa Negros Occidental. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango ito sa tunay na pangyayari ng aking ama. Itago nyo na lamang po sa pangalang Toto ang aking ama. Edad 47 na siya noon nang mangyari ang karanasang hinding-hindi niya malilimutan kailanman. Ako naman noon, Kalakbay, ay nasa edad 19 pa lang. Isang tanyag na lasinggero ang aking ama at kahit saan okasyon ay naroroon ito. Kahit na sinasaway at palagi na itong inaaway ng aking ina, ay wala pa rin pakundangan sa kalalaklak ng alak itong aking ama. Hanggang sa nanawa na ang aking ina. Kaya hinayaan niya na lamang ang aking ama sa ginagawang pagiinom ng alak. Isang hapon noon, lasing na namang umuwi ang aking ama. Tapos ay nagulat pa kami ng aking kapatid nang bumulagta ito sa gilid ng bahay katabi ng alaga naming buntis na baboy. Akmang bubuhatin ko na sana ang aking ama nang biglang nagsalita si nanay habang nakadungo sa bintana at nagsabi ng, "Hayaan mo yung ama mong matulog diyang katabi ng baboy. Alasing-lasing, hindi naman pala kayang maglakad papasok dito sa loob. Sa susunod kong magiinom, dapat tansyahing makarating sa higaan. Buisit na yan." Inis na wika ng aking ina. "Pero nay, baka mamaya ay maulanan si tatay. Dumidilim na po ang kalangitan." Wika ko sa aking ina. "Madilim na kasi ang kalangitan ng mga sandaling iyon. At sa pakiwari ko, ilang minuto na lang at babagsak na ang ulan. Hayaan mo yung maulanan dyan. Nang sa ganun ay madala." Inis na sabi ng aking ina. Pero kahit alam kong malilintikan ako ng aking ina kapag tinulungan ko ang aking ama, ay mas pinili ko na lang nabuhatin ito at dalhin sa loob ng bahay. Hindi nga ako nagkamali, Kalakbay. Noong makita ng aking inang tinutulungan ko ang aking ama, ay nakatikim ako ng malakas na pingot sa tenga. Pakiramdam ko'y panandalian akong nabingi ng mga sandaling iyon. Dahil sa kulang na lang, ay tanggalin ng aking ina ang aking tenga. Dahil pinanggigilan itong kurutin ng mahahaba niyang kuko at hinatak ang aking tenga. Kaya napaaray na lang ako at napakamot matapos bitawan ito. "Sa susunod na makita kong tulungan mo ang tatay mo, pati ikaw ay pasasamahin kong matulog na kasama yung tatay mong lasinggero katabi ng baboy." Galit pa rin wika ng aking ina. Hindi naman ako kumibo pa sa sinabi ng aking ina noon. Bagkus ay inayos ko na lang ang pagkakahiga ni tatay para hindi ito malaglag sa sahig. Kinabukasan ay ganun muli ang nangyari. Umuwing lasing na naman ang aking ama. At sa pagkakataong iyon, ay inumaga na nga siyang natulog katabi ng baboy. Nagising na lang akong nagkakasagutan na naman ng aking mga magulang. "Bakit hinayaan mo akong matulog sa tabi ng baboy? Mabuti na lang at hindi ako nalapa." Rinig kong reklamo ni tatay kay nanay. "Aba, hoy Toto, kung hindi ka ba naman umiinom at nagpapakalasing, eh di sana'y hindi ka magdamag na natulog katabi ng alaga nating baboy." Pagtataray na sabi ng aking ina. At nakita kong dinuro-duro pa nito si tatay habang magkaharap sila sa lamesa. "Ikaw, Annalina, namumuro ka na talaga sa akin. Makakatikim ka na talaga kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo." Namumulang mukhang wika ng aking ama. "Sos, bakit di mo subukan ngayon na magkaalaman na? Paghahamon na wika naman ng aking ina." Natameme naman ang aking ama noon. Dahil sa niisang beses ay hindi ko pa ito nakita ang sinaktan ng pisikal o pinitikman lang ng aking ama ang aking ina. Kaya tumayo na lang ito at naglakad papasok sa loob ng kwarto nila. Pagkatapos ay lumabas na naman ito ng bahay. "Ano, magiinom ka na naman? Magpapakalunod ka na naman sa alak?" Nagtatatalak na naman ang aking ina at hindi na napigilang batuhin ng baunan si tatay. "Bahala ka nga dyan. Nakakabwisit manatili dito sa bahay. Nakapakabungangera mo."
ugon ng aking ama. Napapailing na lamang ako at lumabas na lang ng bahay. Dahil sa araw-araw na lang kasi, sa tuwing uuwi ako galing trabaho, ay bunganga ng aking ina ang bubungad. Sa totoo lang kasi, Kalakbay, parang armalite ang bunganga ng aking ina. Wala nang tigil ito sa kararatrat na animoy palaging may nakasalansang bala ng armalite at hindi maubos-ubos. Kahit na maliit na bagay ay pinapalaki nito, kung kaya palagi na lang sila nagkakasagutan ng aking ama. Pinabukasan noon, Kalakbay, nagulat na lang kaming lahat ng nasa loob ng bahay dahil sa isang himala ang nangyari. Hindi lumabas ng bahay si tatay noong sumapit na ang hapon. At naumpunahin naman siya ni nanay kung bakit hindi lumabas ng bahay para makipag-inuman sa mga kumparing lasinggero. Ay nagsabi naman itong masama ang kanyang pakiramdam. Kaya hindi siya lalabas ng bahay ng gabing iyon. Ayan na nga bang sinasabi ko, kapag walang sakit asan ka, andun sa barkada mo. Pero ngayong may sakit ka na, heto, nandito ka na sa loob ng bahay at nagmumukmok. Ba't di mo puntahan ang mga kumpare mo at doon ka magpaalaga? Pagdadaldal na uwi ka ng aking ina. Sinabihan naman siya ni tatay na manahimik na lang dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. At sa paglipas pa ng mga araw, Kalakbay, ay taas baba ang lagnat ng aking ama. Napapansin kong nanghihina na rin ito dahil sa hindi na siya kumakain at panay na rin ang pagdura ng malalapot na laway na para bang hindi siya nauubusan at animoy bukal na hindi maubos-ubos ang laman. Sinabi niya rin sa akin na napakapait umano ng kanyang laway, kung kaya wala itong ganang kumain. Yun bang parang may iba siyang hinahanap na pagkain? Noong una'y biniro ko pang ang baka buntis si nanay at siya ang naglilihi. Walang ano-ano'y bigla na lang ako nakaramdam ng tagutok ng plastic na sandok sa ulo ko. At noong lumingon ako ay nakita ko ang aking inang may hawak na sandok. Pinandidilatan ako nito ng mga mata at nagwika nang, "Hoy, ikaw na bata ka. Kung ano-ano ay ang pumapasok sa kukote mo, ako'y tigil-tigilan mo at baka ay hambalos ko itong bitbit kong sandok sa ulo mo." Si nanay naman parang hindi na mabiro. Ani ako at napapakamot sa ulo. Kinatanghalian ay pinilit ni nanay na pakainin si tatay. Ngunit hindi talaga niya mapilit ito. Hanggang sa napagdesisyonan na nga niyang dalhin sa pagamutan si tatay. Iba na raw kasi ang pakiramdam niya at hindi na umano ordinaryong sakit iyon. Subalit ilang manggagamot na ang napuntahan nila ay walang makitang sakit ang mga doktor. Kung kaya sinabihan na lang sila ng doktor na marahil ay pagod lamang at sanhi ng pag-iinom ng alak ang karamdaman ng aking ama at kailangan na ipagpahinga lang. Ginawa nga nila ang payo ng doktor. Subalit habang mas tumatagal ay mas lalo pang lumalala ang kalagayan ng aking ama. Hanggang sa dumating na puntong tuwing gabi ay nawawala na ito sa bahay. At kapag nahanap naman ng aking ina ay natatagpuan niya ang aking ama sa likurang bahagi ng aming bahay. Naglalaway umano ito at panay ang paghinga ng malalim na para bang hinihingal at may sakit na hika. Nagtataka naman at naalarma na si nanay dahil sa kung minsan ay may pagkakataong nasisipat niya na biglang nag-iiba ang mga mata ni tatay. Tapos kapag nakakakain ito ng maasim at may asin ay sumasakit ang kanyang sikmura. Kung kaya sobrang namayat na ang aking ama noon, Kalakbay, animoy kulang na lang na isang bulating pipirma at malalagutan na ito ng hininga. Paano ba naman kasi? Bakat na ang mga buto sa dibdib at sa iba pang parte ng kanyang katawan. Hanggang isang gabi noon, habang nasa kasarapan na kami ng pagtulog, ay bigla na lamang ako nakarinig ng malakas na lagabog sa kwarto ng aking ina. Narinig ko rin itong nagsisisigaw. Kaya napabalikwas ako ng bangon at agarang tinungo ang kwarto nila. Eksakto namang pagbukas ko ng pintuan ay nakita kong tumalon sa bintana ang aking ama. May bahid na rin ng dugo ang sahig ng kanilang kwarto. "Nay, ano pong nangyari? Bakit po may dugo sa sahig?"
Sunod-sunod na tanong ko sa aking ina. Nanginginig naman siya ng lapitan ko at nagkwento nang. Noong magising umano siya, ay nakarinig siya ng mahihinang tunog ng wakwak na parabang bumubulong na lang iyon sa kanyang taenga. At dahil sa madilimang kwarto, kaya agara niya nang binuksan ang ilaw. At doon ngay tumambad sa kanya, ang aking amang may nginangat-ngat itong hayop. Nasa sulok ito ng kwarto, habang walang habas ang pagnata, at sumisirit pa umano ang mga dugo sa sahig sa tuwing kinakagat ni tatay ang hayop na kinakain nito. Sobrang nakakapanghilakbot ang nangyari kalakbay. Lalo na noong ikinuwento sa akin ng aking ina ang ginawa ng aking ama. Makalipas ang ilang sandali, ay nalinis na ng aking ina ang mga dugong nakakalat sa sahig. Magdamag kaming hindi nakatulog ng gabing iyon kalakbay, dahil hinihintay namin si Tatay Toto. Papasikat na ang araw nang bumalik ito sa bahay at nanghihina iyon. Kaya agaran ko na itong sinalubong at dinala sa kwarto at itinali sa higaan. Matapos kong gawin iyon, ay inutusan ako ng aking inang maghanap ng albularyo. Sabi niya pa, kakaiba na daw ang kanyang nararamdaman at pakiwari niya ay nayanggaw ang aking ama. Nagsimula itong magkasakit noong huling nag-inom at inumaga na ng uwi. Mabuti na lamang at may nagturo sa aking kaibigan na may magaling na albularyo raw sa kanilang baryo. At paniguradong matutulungan noon ang aking ama. Tapos ay sinamahan nga ako ng kaibigan kong puntahan ng albularyo. At sa paglipas nga ng ilang sandali, ay kasama ko na ang albularyong umuwi sa bahay. Pagkarating namin sa bahay, agad na sinuri ng albularyo si tatay. Matapos nitong suriin ang aking ama, ay nagsabi itong nayanggaw umano ang aking ama. Ilang araw nang dinatala ng aking ama ang nilalang na tinanim ng aswang sa sikmura niya. At sa pagkakataong iyon, ay malapit nang mapisa ang nilalang. Nagulat naman kami sa sinabi ng albularyo, dahil sa hindi namin lubos na isip na nayanggaw ang aking ama. Gayong mga kumpare lang naman niya ang palaging kainuman nito. Magpasalamat na lang kayo at hindi kayo ang nais biktimahin ng iyong ama. Wika ng albularyo. Napakunot noon naman ako at nagtaka sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng albularyo. Marahil ay nabasa nito ang nasa isipan ko, kaya nagsabi ito nang, noong gabing nakita ng iyong inang may kinakaing hayop ang iyong ama, ay hudyat na iyong malapit ng mapisa ang nilalang at takam na ito ng gabing iyon. Pagkat nais na nitong makakain ng hilaw na karne at preskong dugo. Diyos ko, ayun na nga bang sinasabi ko, Toto. Naaswang ka na dahil dyan sa katakawan mo sa alak. Kaya sige pa, lumaklak ka pa ng alak na punyemas ka. Para mas lalo pa akong tubuan ng nervyos sa'yo, animal ka. Galit na sambit ng aking ina. Habang walang tigil ito sa kada daldal, ay inumpisa ng gamutin ng albularyo ang aking ama. Nakita kong may mga gamit itong inilabas sa bayong. At may nakita rin akong sanga ng kahoy na hindi ko mawari kung anong klaseng sanga ng kahoy iyon. Tapos habang nagpapausok ang albularyo, ay may mga binabanggit din itong salita na hindi ko maintindihan. At pagkatapos ay iniihip iyon sa dulo ng daliri at idiniin sa sikmura ng aking ama. Nagsisisigaw naman si tatay noon at pilit na kumakawala sa tali. Kaya inutusan ako ng albularyo na ayusin ko yung tali dahil sa hindi madali ang gamot ang gagawin niya. Sa paglipas ng ilang oras ay nakita kong pawis na pawis ang albularyo. Maging ang aking ama ay nanlilimahid na rin sa pawis habang nagmamakaawa itong itikil na ang gamutan. Dahil sa ramdam niyang hindi na niya kakayanin pa at baka malagutan na siya ng hininga. Pero pinagalitan naman siya ng albularyo at sinabihang dapat ay palakasin niya ang kanyang loob dahil sa wala pa sa kalahating proseso ang kanilang gamutan. Matapos sabihan ng albularyo si tatay, ay nakita kong kumuha ng itlog ng manok na bisaya ito at binasag iyon sa baso. Pagkatapos ay inusalan ng orasyon nito. Matapos iyon ay pilit na nitong ipinainom yung kay tatay. Hanggang sa maya-maya pa'y sunod-sunod ng sumuka ang aking ama. At parabang wala nang bukas kung makasuka ito.
Nakita ko rin kulay lila na ang kanyang inilalabas. At hindi nga kalaunan, ay may nakita akong parang sisiw na may dugo-dugo pang lumalabas sa bunganga ng aking ama. Tagaktak na rin ang kanyang pawis at noong mailabas niya nga iyon, ay saka pa lamang natigil ang pagsusuka. Ayon naman sa albularyo, ay ang tagal bago umepekto sa nilalang ang mga inusal niyang orasyon. Ang buong akala nga niya hindi niya na matatanggal ang pangyayanggaw sa aking ama. Kumbaga kalakbay, huling alas na ng albularyo ang itlog ng bisayang manok. At kung sakaling hindi pangaraw niya iyon natanggal, ay dadalhin na niya ang ama ko sa isang ermitanyong nakatira sa ikatlong bahagi ng bundok. Sapagkat nasisiguro niya na kayang-kaya nitong pagalingin ng aking ama. Pero mabuti na lang kalakbay at nagamot nga ng albularyo si tatay. At magmula nga noon ay napansin kong parang natuto at nadala na si tatay. Madalang na lang itong uminom ng alak at hindi na nagpapagabi sa daanan. Uwi ka pa ng aking ama. Ang natatandaan niya bago siya magkasakit ay may nakainumang dayo sila at napansin niyang masama ang titig ng dayong iyon sa kanya. Simula nga noon ay hindi niya na nakita pa at noon nagtanong-tanong naman siya sa mga kumpare ay walang nakakakilala ni isa sa mga iyon. Kapag nasa probinsya ka kasi kalakbay, ay uso iyong mga nag-aaya ng tagay. Kahit na napapadaan ka lang o kahit na dayo ka man, kapag hinindian naman ang mga lasinggerong nag-alok ng alak, ay sasabihin nilang mayabang ka o kaya ay mapapatrobol. Kaya bilang respeto ay kailangan mong makitagay. Sa isip-isip ko, marahil ay ganoon ang nangyari sa aking ama. At natsyempong aswang ang kanilang kainuman at mabuti na nga rin at hindi man lalason. Dahil sa kung nagkataon pang manlalason, tiyak patay na ang aking ama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.